Mga kababayan, ito yung speech ni President Bongbong Marcos sa ginawa kaninang unang SONA kung saan nakakakilabot dahil nagsigtayuan lahat ng mga congressman, mga kababayan, nung sabihin ni President Bongbong Marcos na kailangan niya sa buong sulok ng bansa ay matatayuan ng hospital kagaya ng ginawa ng kanyang ama dyan sa Manila, no? Na sentro ay nagtayo dyan ng lung center, kidney center, at saka na mga hospital. So sabi ni President Bongbong Marcos, kailangan sa buong Pilipinas ay mayroon yan para yung hospital ay mailapit ng gusto sa mga kababayan. Ngayon ay talagang nagsitayuan ang mga congressman, mga kababayan. At ang sabi pa ni President Bongbong Marcos, no more lockdown. Bagamat ay may banta pa rin sa COVID, ang sabi niya, no more lockdown na, mga kababayan. So panoorin niyo ito, mga kababayan, itong ang unang SONA ni Presidente Bongbong Marcos na aking sinipi na napakaganda ito, mga kababayan. Pa, huwag niyong kalimutan i-share din itong video na ito para makita din nila ang video na ito. So let's go, panoorin natin ito. Una, mag-start muna ako dito sa pagtayo niya. Medyo paano lang muna natin. Sa ating sitwasyon ng pangkalusugan, nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Lalo't may mga nadidiscovering bagong variant ng coronavirus. Pero hindi na natin kakayanin ang isa pang lockdown. Wala na tayong gagawing lockdown. Dapat natin balansehin ng maayos ang kalusugan at kapakanan ng ating mga mamamayan sa isang banda at ang ekonomiya naman sa kabilang banda. Nakikipagtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagmonitor sa mga COVID-19 hospital admission upang makatiyak tayo na may sapat na kapasidad ang ating healthcare system at maiwasan ang pagsipan ng bilang ng nagkakasakit. Patuloy din ang ating vaccine booster rollout para sa ating pangkalahatang depensa. Sa ganitong paraan, kahit pa tumaas muli ang bilang ng mga COVID cases, mananatiling mababa ang bilang ng mga maospital at bilang ng mga namamatay. Sa pamamagitan nito, unti-unti rin tayong masasanay na nariyan ang virus, pero hindi na seryoso ang banta sa ating buhay. Iaayon natin ang ating mga health protocols sa kung ano ang ating pangangailangan sa paglipas ng panahon at lalo pang iibayuhin ang kooperasyon kasama ang pribadong sektor upang tumaas pa ang kumpiyansa ng mga mamumunuhan nang sa gayon ay bumalik na tayo sa full capacity, lalo-lalo na ang ating mga negosyo. Pagbubutihan pa natin ang pagpapakalat ng tamang impormasyon ukol sa COVID kasama ang kahalagahan ng bakuna. Mananatili muna sa ngayon ang alert level system natin. Pinapag-aralan natin ang ibang paraan ng klasifikasyon upang mas babagay sa kasalukuyang sitwasyon, lalong-lalo na sa pagbabago ng COVID. Sa pakikipagtulungan ng Kongreso, itatatag natin ang ating sariling Center for Disease Control and Prevention at ang isang Vaccine Institute. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. But beyond the issues that the pandemic has brought, the need for a stronger healthcare system is self-evident. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers.
Napakinabangan natin ng husto ang malalaking specialty hospital gaya ng Heart Center, Lung Center, Children's Hospital at National Kidney and Transplant Institute. Narinig mga kabayan kanina. Kaya maliwanag na na hindi lang dapat dito sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa. Maliwanag na hindi lamang dapat dito lamang sa National Capital Region kundi maging sa ibang parte ng bansa, kailangan magdagdag ng ganitong uri ng mga paggamutan. Bukod dito, upang mailapit natin ang healthcare system sa taong bayan, nang hindi sila kailangan pumunta sa sentro ng kanilang bayan, lalawigan o region, ay maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU, na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, isang beses, dalawang beses sa isang linggo. Nang sa ganun, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot nang hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. Maganda yan mga kababayan. One of the cornerstones of a strong healthcare system is the provision of competent and efficient medical professionals. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners. Dapat din tayong magkaroon ng sapat na supply ng gamot na kinakailangan sa pang-araw-araw ng ating mga mamamayan. Sinimulan ko na ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng gamot dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Hinihikayat natin na buksan nila ang merkado upang bumaba ang presyo ng gamot. Halimbawa, kung mas marami ang mas murang generic o hindi branded na gamot sa merkado, mas bababa rin ang presyo dahil sa kompetisyon. Ang Department of Trade and Industry ay nakikipag-usap sa mga interesadong manufacturer ng generic drugs na papasok sa ating bansa. Inuutusan ko naman ang Philippine Competition Commission na pantay-pantay dapat at walang kartel sa hanay ng mga pharmaceutical companies. Dahil kapag bukas ang merkado, bababa ang presyo ng gamot para mapakinabangan ng ating mga mamamayan. This is one of the hard lessons that we learned when the pandemic struck, and therefore we must act on that shortcoming. So yan mga kababayan, sa part ng State of the Nation ni President Bongbong Marcos, yung topic niya about sa medicine, ay yan ang kabuuhan na detalye niya, kanyang paliwanag at saka nais na nagawa. At ang iba nga dyan, totoo lang, ay nagawa niya na. Lalo yung sinabi niya na nakipag-usap na siya. Sa totoo lang, yung State of the Nation una, ay yun ay paglalathala mo ng mga plataforma mo. Yun dapat eh. Diba? Pero dito nakikita natin na nagawa na ni President Bongbong Marcos. Una, sinabi niya, nakipag-usap na siya sa mga manufacturer ng mga gamot. Ibig sabihin, hindi lang plataforma yung inilalahad niya, kundi nagawa niya na, mga kababayan, kundi achievement niya na. Kasi nagawa niya na eh. Diba? Talagang sa loob ng wala pa isang buwan, no? Mga halos sa 25 days pa lang, mga kababayan, yung kanyang panunungkulan, ay marami na siyang nagawa, mga kababayan, na maaring ipinagmamalaki nating mga 31 million na bumoto sa kanya. Ang una, yung mga panukala niya, lalo na doon kanina na gusto niya ay lahat ng region ay, o baga, lahat ng lugar sa ating bansa, like halimbawa, tatayuan niya sa part ng Pangasinan ng isang lung center, kidney center, o
doon naman sa part ng Visayas, magtatayo din siya sa part ng Mindanao, sa part ng Cebu. Kasi para hindi na pumunta dito sa Manila, karamihan kasi doon pa ipapunta. So maganda. At saka yung sinasabi niya na magkaroon ng center na every one to halimbawa once two times a week yung ano yung mga doktor pumupunta doon para sa isang check up. Napakaganda rin yan mga kababayan, kasi kulang-kulang sa ating kababa lugar yung doktor, lalo na dito sa part natin na halos center lang, na minsan na nahihirapan yung mga kababayan natin. Napakaganda mga kababayan. Sana suportahan yan ng mga congressman at suportahan ng mga kababayan natin, kasi hindi naman talaga magagawa ni President Bongbong Marcos yan nang siya lamang mag-isa. Kailangan ng tulong-tulong yan, mga kababayan. Wag, kung hindi ka naman makakatulong, ay wag ka na sanang magpabigat. Yun ang maganda dyan. Halimbawa, wala, ayaw mong tumulong, eh wag ka nang magpabigat. Diba? Iba kasi dyan, ay ayaw na, pero ang ginagawa ay pabigat pa. Diba? So, yan muna ang kabuhan, mga kababayan, ang papakita ko sa inyo sa part ng paliwanag ni President Bongbong Marcos, na sa akin, 100% napakaganda yan, mga kababayan. Saludo ako sa kanyang speech, napakaganda. Kasi ang sa part, may mga part siya na magsasalita ay Tagalog doon sa part ng mga foreigner. Pero talagang mostly ang ginamit niya ay Tagalog, mga kababayan. Lalo na mamaya sa agriculture. Napakaganda, mga kababayan. Talagang ang ganda ng adikain niya para sa ating bansa. Talagang gusto niya mapaunlad nitong ating bansa. Sana tumulong lahat. Hindi magtatangupay ang isang tao kung hindi magsama-sama. Di ba? Kasi ang pagiging president ay hindi naman biro eh. Kailangan sama-sama yan. Di ba? Halimbawa sa isang tatay, hindi naman magtagumpay ang isang tatay kung walang hindi makipagtulungan sa nanay-anak. Kung hindi makipagtulungan ang nanay-anak, ay hindi magtatagumpay yung tatay. Ang masama pa, yung anak ay nakikipag salunghatan pa sa tatay. Yun ang mahirap, mga kababayan. Ang tinutukoy ko ng mga anak, itong mga anti-Marcos na wala nang ginawa, kundi kontra ng kontra. So yun lang muna ang ating video. Maraming sa abangan yung sunod nating video ay patungkol naman sa siguro patungkol sa deep ed o education, mga kababayan. So maraming salamat. Abangan yung sunod na video, ha? So, paki-share niyo yung video at huwag niyong kalimutan i-like, i-share yung ating itong video na ito.